find some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one. Good day mga idol, nandito po tayo sa Honda Motorcycle Store. Located siya along MacArthur Highway, Banga, may Kawayang Bulacan, upang mag-update na naman ng isang motor ng Honda, ang Honda ADD160. Tara at silipin natin. Let's go! Maangas, maporma, sporty, at talaga namang head turner, ilan lamang sa maraming katangian nitong Honda ADB160. Bubungad sa iyo ang transparent na malaking visor for aerodynamics, naka SHTC Honda Selectable Torque Control, binabalansin niya ang pag-ikot ng gulong sa hulihan, lalo kung ang kalsada ay basa o madulas para iwas aksidente. Naka LED ang turn signal, malinaw na DRL o daytime running lights, at maliwanag na LED headlights na sapat sa pagiging visible nito sa daan, mapagabi o umaga man. May dekalidad na front fender na may nakasulat sa gilid na ABS dahil equipped siya ng anti-lock braking system, added protection para sa ating mga riders. Naka-telescopic ang front suspension. Pagdating naman sa kanyang front braking system ay naka-single hydraulic disc brake with dual piston caliper. Ang sukat naman ng kanyang gulong sa unahan ay 110x80x14. Tubeless to mga idol. May heavy duty at magandang design na cash wheel. Naka-fully digital meter panel. Bagaman lumiit ng bahagya kumpara sa ADB150, ay malinaw mo naman makikita ang lahat ng impormasyon habang nagpapatakbo ng motor. Kahit sa direct sunlight ay kitang-kita pa rin naman ito. May maganda at napaka-astig na naked handlebar na kadalasan lang nating makikita sa mga big bikes. Sa gawing kanan ng handlebar makikita ang idling stop and start system, hazard at foot start button. Pagdako naman sa kaliwang bahagi ay ang high and low beam, horn at turn signal button. Left side pocket with cover. Sa loob ay mayroong USB ready power outlet. Equipped ng smart keyless. Sa tabi ay ang seat at gas lid opener button. Very convenient dahil hindi mo na kailangan pang tumayo para magpagasolina. May mga curved and sharp edges na may Honda logo for aerodynamics at may pagka-modern looks. Isa ang ADB sa may pinakamaganda at mapormang motor for my own opinion. Pero syempre, subjective pa rin naman para sa karamihan. Yung iba ay hindi nila type ang kanyang design o ayaw talaga nila. Meron namang pasado sa kanilang panlasa at talagang gusto nila ito. May matibay at high quality alloy na tapakan ng angkas. Side stand kill switch na pagka naka-engage ay hindi mo mapapa-start ang motor na ito. For safety purposes mga idol. May magandang design na panggilid na may nakasulat pang ESP Plus para sa tahimik na pag-start ng motor. May malapad at makapit din naman kahit sa anumang uri o klase ng pants ang upuan nito. Napaka-premium at lalo may makikita tayong stitches sa gitna at hulihang parte nito. May 30 liters under seat storage. Magkahiwalay na heavy duty na gabar para sa angkas. Sa likurang bahagi ay ang LED taillights na may Honda logo sa taas. May LED lights din para sa plate holder. Magkahiwalay na LED turn signal at malapad na rear fender
para iwas sa talsik ng putik at malilit na bato. Sa magkabilang gilid ng motor, mababasa ang kulay gold na letra na ADB-160 na naka 3D emblem. Talaga namang napaka-elegante at napaka-premium tignan pag naka-emblem. Sinamahan pa ng minimalist design na nagpaangat sa kulay ng matte white. Naka-liquid cooled na sapat na sapat para pang long ride o kahit pa ipang daily use mo. Maganda rin ang two-tone color at design ng heat guard ng exhaust, lalong bumagay sa pag-sporty ng motor na ito. Naka-dual Showa shock rear suspension, isa sa mga high quality shock absorber kahit di ka na magpalit ng aftermarket. Sa kanya namang rear braking system ay meron siyang single hydraulic disc brake with single piston caliper. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong sa hulihan ay 130 by 70 by 13. Tubeless siya mga idol. Naka dual sport at federal tires na rin pala siya. Pagdako naman sa kanyang dimension, meron siyang height na 1,196 mm, width na 763 mm, length na 1,950 mm, at meron siyang seat height na 780 mm. Ang kanya namang ground clearance ay 165 mm. Sa kanya namang fuel consumption, meron siyang 45 km per liter ayon sa WMTC test method. Mayroon siyang displacement na 160cc, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, at mayroon siyang fuel tank capacity na 8.1 liters. Ang kanya namang maximum power ay 15.8 horsepower at 8,500 rpm. Ang kanyang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 rpm. Ang 2024 Honda ADB-160 ay nagkakahalaga ng 166,900 pesos.